Hello! Magandang 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 araw sa atin. Doon naka-upload sa ating FB group, ating Dept Ed Order number 8, 2015. Dapat tandaan nyo ito ha. Mga kaguruan, magiging bagong serbisyo tayo sa, magbibigay serbisyo tayo after 2 years. No? Policy Guidelines on Classroom Assessment for the K-12 Basic Education Program. Siguro yung hindi nag-K-12, tayo ay iba yung ating sistema o pinagdaanan na grading system, no? Nung wala pa nung K-12. So, just to give you preview, sana download yun na to. At dapat lagi tayong updated sa mga issuances ng ating departamento, lalo na ang DepEd. Yan, ganyan. Nagmumula yan sa DepEd. So, yung ating RA number 10533 or Enhanced Basic Education Act of 2013 na sa tingin naabutan kayo, no? Karamihan sa inyo naabutan. Guidelines to for assessment. Nakalagay, integral part of curriculum implementation. It allows teachers to track and measure learners' progress and to adjust instruction accordingly. Classroom assessment informs the learners as well as their parents and guardians sa progress ng bata. Effective ito noong 2015 to 2016. Kasi noong mga nauna, just to ano ha, bring the history ng ating assessment, siguro nung una yung sigurong K-12 ay may letter yung ano, may letter no, advance, A, AP, tawag din, proficiency, ha? O kaya merong letter D, developing, o kaya beginning, hanggang sa nag-adapt ang DepEd na baguhin yung kanilang assessment or grading system. Yan, nagmula pa to kay Brother Armin Luis Tro, dating secretary sa panahon ito ni Pinoy. Until now, ito pa rin naman ay, ano, sa panahon ng COVID, ngayong pandemya ay, ito muna ay temporary na isinasantabi. Paralyze muna ito kasi nagbigay ng bagong issuance ngayon eh, panibagong pattern. Pero sa tingin ko, pag bumalik na sa mismong normal ng ating sitwasyon, sa tingin ko ay babalik itong guidelines na ito. So dapat tayo aware tayo sa policy guidelines na ito. Tandaan ha, kasi pag kayo naging teacher na, ito ang susundin nyo talaga pag kayo ay nag-grade sa inyo mga bata. At ito rin yung mga ginamit na inyong mga teachers nyo nung kayo ay high school. Except na lang kung hindi nga kayo nag K-12. Ano po yung mga theoretical basis nito? Classroom assessment is a joint process that involves both teachers and learners. Integral part of teaching and learning. So, hindi talaga mawawala ang assessment. Akala kasi yung iba, pag sinabing assessment, basta lang paper pencil, basta akala nila may exam mismo, summative exam, quarterly exam, even asking questions whether the students are okay or making sense of the topic is already a form of assessment. Remember that, ha, teachers? Now, teachers provide appropriate assessment when they aim to holistically measure learners' current and developing abilities while enabling them to take responsibility in the process. Meaning to say, my guidance. Yan, tandaan to ha. At the heart of this assessment framework, santo na angkla. At yung kilala niyo si Vygotsky, no? Yung kanyang zone of proximal development, yung ZPD niya, o yung kanyang yung cognitive social constructivist. Ibig sabihin, ang bata daw talaga or ang learner eventually ay nakakapag-construct socially ng kanyang learnings or meanings depende sa environment at sa guidance sa kanyang nakukuha. Kaya nga zone of proximal, yung proximal, yung layo. Or kung i-relate natin sa pagtuturo, sa teaching, ito yung guidance na pinagkakaloob or binibigay ng teacher o ng school sa bata para siya matuto. Ganon din yung part ng parents at iba pang mga stakeholders. Or in short, pag sabing zone of proximal development, diba sabi nga nila, una, ang bata, they cannot do it without on their own, diba? Pangalawa, pag tinuruan, pag nagabayan, nabigyan ng instruction, then
the students can do with the help of the teachers. And then, through the proper guidance again, may assessment, may feedback, no? So, yan. Nagkaroon na siya ng the student can do by himself, no? Yung mga activities at kung ano ba mga life skills. Now, from this point of view, assessment facilitates the development of learners' higher order thinking and 21st century skills. Diba? Yung communication, collaboration, ano pa, creativity, critical thinking, ay yung mga 21st century skills na kailangan ma-develop sa ating mga bata. Alam ko mahaba itong discussion natin kasi talaga ito yung pinakang crucial part ng ating subject course, ang assessment. Assessment is a process that is used to keep track of learners' progress in relation to learning standards and in the development of 21st century skills. Now, next, classroom assessment. Ongoing process of identifying, gathering, organizing. Na-discuss na natin to nung umpisa pa lang. Or in short, ito yung mismong mag-basis natin sa pag-grade ng bata natin, di ba? Ito na, recall ulit natin. Sa depth and order na ito na kailangan natin sundin ay yung two types of classroom assessment na kailangan talaga natin obserbahan. Formative assessment, unahin natin. Assessment for learning. Huwag kakalimutan yan, ha? Teachers can make adjustments in their instructions depending on the situation, ha? Kaya yung formative assessment, iba't iba to, depend sa student at sa teacher kung paano i-deliver ang kanyang lesson. Like, for example, like saying, can you make sense of our topic? It's already a formative assessment. Ha? Even yung pagbibigay ng feedback na, okay, very good, excellent, well done, all right, okay. Yun ay formative assessment, ha? Now, according sa UNESCO, Program on Teaching and Learning for Sustainable Future, formative assessment refers to the ongoing forms of assessment. Okay, kung ibabrowse ito, formative assessment must also include students with immediate feedback. Ayun nga yun, on how well they are learning throughout the entire teaching process. Whereas yung summative assessment naman, may seen as assessment of learning, ha, occurs at the end of a particular unit or at the end of the entire lesson. This form of assessment usually occurs toward the end of the period of learning. And ito yung ano, just to give you ano, ha, the hint, yung mga teachers nyo nung high school ay hindi naman talaga, ha, ginigradean ang inyong formative assessment. Inuulit ko, ang formative assessment, in reality, ay hindi talaga ginigradean. It is also recorded but not graded. Ang ginigradean po talaga ay summative assessment. So, ayun yung pinakang revelation natin ngayon. Nako, nako. Ibig sabihin, dahil pala lang effort ay hindi pala talaga nagigradean. O hindi pala dapat gradean. Ha? Tandaan nyo yan. Take note of it, ha? So, i-end ko na muna itong part 1 natin kasi baka mag-cut itong aking screen recording. Ha? Thank you, thank you, thank you.